Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Dahil sa pinangangambahang epekto ng El Niño phenomenon, binawasan ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng Angat Dam sa mga irigasyon sa Bulacan at Pampanga. Mula sa dating 30 cubic meters per second, ibinaba ito sa 10 cubic meters na lamang. Ipinaliwanag ni NWRB Executive Director Sevillo David Jr. na nasa harvesting season na at tapos na ang pagtatanim, kaya maaari nang bawasan ang supply sa irigasyon. Mula Adyes ng Mayo ay tuluyan ang ititigil ng naturang tanggapan ang pagpapatubig sa mga irigasyon. Nauna nang inihayag ng Pag-asa Weather Bureau ang patuloy na pagbaba ng water elevation ng 5 dam sa Luzon, kabilang na ang Angat Dam. Sa kagustuhang makapagbagong buhay, tuluyan ng tinalikuran ng 6 na miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF ang armadong pakikipaglaban sa Midsayap North Cotabato. Sumuko sa 34th Infantry Battalion ang 6 at kasamang isinorender ang kanilang mga armas. Ang 6 na sumuko ay agad na pinagkalooban ng tulong ng lokal na pamahalaan sa isang seremonya sa headquarters ng 34th IB sa barangay sa Lunayan. Sugatan ng 9 na katao ng mag-overshoot sa runway ang isang Piper Light plane na naglanding sa Palanan Airport sa Isabela, Miyerkules ng umaga. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, ligtas naman ang 9 na sakay ng Piper PA-31350 Navajo Chieftain aircraft. Nagpapatuloy ang imbestigasyon sa pangyayari. Kakasuhan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 9 ang nasa likod ng tangkang pagpupuslit ng 46 kilos ng dried seahorse sa Zamboanga International Airport. Nasabat ng mga tauhan ng Philippine National Police Aviation Security Group o PNP AVSE Group ang misdeclared goods na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 600,000 pesos at ibabiyahe sana patungo ng Maynila. Ang misdeclared goods ay nakasilid sa 3 kahon ng maharang sa paliparan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Music.